karangalan ang pasalubong sa Pilipinas ng nagbabalik bansang si Mutia Johanna Datul, ang kauna-unahang Filipina at siya nang nagwagi sa Miss Supranational Beauty Pageant. Emosyonal pa nga ang beauty queen nang muling makita ang kanyang pamilya. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Talagang world class ang gandang Pinay. At muli, pinatunayan niya ni Mutia Datul, ang kauna-unahang Filipina at asya nung itinanghal na Miss Supranational 2013. Kagabi, nagbalik bansa na si Mutia kung saan mainit siyang sinalubong matapos manalo sa Belarus noong September 6. Basta hindi ako nag-expect, pero sa isip ko lang talaga, na-feel ko na yung crown. So, promise, alam niyo po ba, gusto kong i-share, bago ako nag-learn, nag-step ako sa Belarus, na biglang na-imagine ko sarili ko na babalik ako na may crown. Nung narinig ko yung Philippines, sobrang shock ako kasi, di ba, may natira pang magagaling, magaganda. Ang pinaka-importante na ginawa ko is hindi ako napagod nagdasal. Tinalo ng dalaga mula Isabela ang mahigit 80 lumahok sa kompetisyon. Bukod sa corona, pinangaran din siyang Miss Personality ng taunang beauty pageant. Itinanghal namang first runner-up ang kinatawan ng bansang Mexico, habang second runner-up ang pambato ng bansang Turkey. Naging emosyonal naman si Mutia nang makita ang pamilya niya. Noong bagong taon pa raw kasi siya huling nakauwi ng Isabela. Ang fellow beauty queens niya, proud na proud sa unang panalo ng Pilipinas sa naturang pageant. Of all the people I've known, siya yung may pinakahambol na puso. Like, she really has a pure heart at alam naman natin yan. And she's one of the kindest person na nakilala ko. And I know that is the reason that made you stand out sa competition. Patagal na aming pinapangharap na magkaroon ng corona ang Pilipinas at si Mutia pa lang magbibigay sa atin. Kasi kadalasan runner-up tayo, hindi talaga tayo umaabot dun sa corona. And finally, I think 2013 is a lucky year for us kasi marami pang susunod na mga beauty queens na sasali. So we're really hoping na mag-back-to-back-to-back win tayo this year. Mav Gonzalez, GMA News.